Welcome to my channel. DM Electrical Tutorial. Hello everyone. My problema daw sa extruder control panel through puller. Sunog daw, umuusok. Let's go open and check. See you there. Contactor sunog at ang overload delay, so kailangan natin palitan 4 amps maximum, 4 amps maximum din ang overload delay na palit natin. And then palitan din natin ng contactor. Bago i-disconnect ang mga wire, make sure the auxiliary contact must be same. Normally open or normally close contact. So make your press, make sure the contact one more is normally open. So that means this is normally open holding contact. So now time to disconnect. And then connect right away. Kabit natin agad. Ganyan ang pag-troubleshoot. Kasi ito ay wala ng drawing. So, siguraduhin natin na same contact para hindi na natin i-diagram dahil wala ng drawing. So, kabit na natin agad. Yan ang normally open contact. Ito yung holding contact. Okay, unahin natin yan. Kabit natin kagad dyan sa normally open contact. Next. Yung line 1. Yung line 1 supply ng motor. Disconnect natin at kabit right away para hindi na tayo magkakamali. Double check. Okay, now connect muna natin itong A1. Para sa coil supply para hindi na kalimutan. Okay, so line 1 disconnect, connect to line 1 kagad. Okay, tight. Next, line 2 disconnected, connect to contactor primary side line 2. Okay, good, tight. Line 3 disconnect. Now next, A2 coil need to disconnect wire connection also, and kabit na natin dito sa A2. Connect to A2. A2 coil supply. Alright. Next, line 3. Good. Make sure tight. Double check. Higpitan lahat ng terminals para sigurado. Kasi that's pag maluwag yan, yan aglulos contact, kaya nasusunog ang contactor. Okay, next one's overload delay. So bago natin tanggalin yan, make sure double check all the terminal. Kabit muna natin tong overload relay sa load side ng contactor. Connect muna natin dito bago tayo disconnect.
Hirap pa, teka. Tanggalin ko yung contactor muna. I-remove natin para mas madali pasok. Just like this. Kasi meron siyang slash. Para guide natin yan. Yeah, mas madali pag ganito. Okay, now higpitan na natin yung T1, T2, T3. Kailangan niya mahigpit para hindi mag-init at hindi masunog. Okay, hook up. Now, good. Make sure tight. Okay. Now, disconnect one at a time. So, itong 95, 96, 97, 98. Kabit. Luwagan natin at ito natin kabit isa-isa. Okay, 95. Next, 96. Kailangan may kabit ng tama para siguradong gagana. Wala nang wire number. Well, kasi wala nang wire number yan at wala na tayong drawing. Okay, okay, connect to 96 terminal. Ganyan ang pagkabit pag magpalit ng ano. Next is 96 and then 97. Ganyan ang pagpalit ng contactor na wala ng drawing, para huwag nyo i-disconnect agad para hindi kayo mahirapan. Kaya ako sinishare sa inyo guys para matutunan ninyo proper way na napakadaling diskarte. Hindi kayo mahirapan magpalit. Isa-isahin nyo, kunik ka agad. Share ko ang aking experience paano magpalit. Okay, next. Wala nang wire number yan, no? Pagka-disconnect, kung anong terminal number, connect ka agad sa 9798. Itong control na to ay wala na siyang stop-start button. Yung circuit breaker niya, yun ang pinaka-start. Turn on mo, palo yung tatlong contactor na 1, 2, 3. Yung una is pump 1, pangalawa heater. Pangatlong contactor is for another pump. Maliliit lang na motor. So, ang tawag dito sa control panel ay chicken start. Once you turn on, tatlong mo contactor energize. Gagana ang screw cooler motor and barrel cooling motor and heater. Okay, double check. Para sigurado. Set up natin yung amps. Kailangan maximum amps din siya, 4 amps. Alright? Done. Now, try natin. Turn on natin power main fuse. Kasi umaandar alin yan, hindi na natin kinat down ang linya. Okay, main breakers on. Now, start. Teko, now, turn on natin. Tignan mo yung breaker niya. So, nag-green light, that means gumana na. So, lahat ng contactor yan ay energized. Yan. Nag-overload yung, naka-ilaw yung red light, nag-trip, nag-overload isa. It's okay na. Double check natin yung supply. Okay. Our price naman. Good. That's good. Okay. Measure the current of motor. Yung motor muna, kinapin natin 4 amps. Alright,
3 phase 4 amps. Tignan natin kung balance ang amps niya. Yeah, that's good. Alright. Good. Okay, ito yung heater. Ito naman heater. Kung gumagana ang tatlong element. Okay, everything's fine. Job done. See you next video. Bye.